sa atin pong pagsisiyam para sa kapistahan ng Ina ng Balik-Balik ay katulong natin si San Roque sa ating pagninilay. Sa inyong kaliwa, narito si San Roque. Sa inyong kanan, naroon ang ating mahal na Ina. Sa inyong kaliwa, mayroong isang lalaking sugatan sa tuhod. Sa kabilang dako, may isang inang sugatan sa puso. Ayon sa ating tradisyon bilang Katoliko, ay ang puso ng mahal na Birhen ay sinaksak, sinibat ng pitong punyal. The seven sorrows of the Blessed Virgin Mary. Maganda ho sigurong tanungin natin ang ating sarili, ano ang kaugnayan ng sugat ni San Roque at ng sugat ng mahal na Birhen sa ating paghahanda para sa kanyang kapistahan sa Lunes? Una pong dapat nating tandaan ay hindi tayo pwedeng mabuhay nang hindi tayo nasasaktan. Hindi tayo pwedeng makalusot dito sa mundong ito nang hindi tayo nasusugatan. Kaya kung hanggang ngayon ay nangangarap pa kayo na hindi kayo masasaktan, na hindi kayo pagtataksilan, na walang lahat ng pangarap ay matutupad at lahat ng kahilingan ay ipagbibigyan, that there will be no frustration, no disappointment, no discouragement ever in your life, gumising-gising na tayo sapagkat hindi yun ang buhay dito sa mundo. Ang sakit, ang kirot, ang sugat ay bahagi ng ating buhay. Hindi natin maaaring isabuhay ang buhay na galing sa Diyos nang hindi tayo nasusugatan. Suffering, pains are part of life. Subalit ang pangalawang turo ni San Roque at ng mahal na Birhen ay kahit ikaw ay nasugatan, kahit ikaw ay nasaktan, wala kang karapatang manakit ng iba. Kahit ikaw ay sugatan, wala kang karapatang sumugat sa ibang tao. Your suffering is not license to hurt other people. Nasaktan ng mahal na Birhen, nanindigan siya sa ilalim ng krus. Nasaktan si San Roque sapagkat sa kanyang pagtulong, sa halip na tulungan siya ng Diyos, ay siya mismo ang nagkasugat at nagkasakit. At siya mismo ay nangailangang pakainin, tulungan sa kanyang sugat. Subalit, ang sugat ay hindi maaaring maging pahintulot sa atin na manakit ng ating kapwa-tao. Maaaring sila ang dahilan ng sugat, maaaring sila ang nagtaksil, sila ang nagsinungaling, sila ang pumatay sa mahal natin sa buhay, subalit kailanman ang nasaktan ay walang karapatang manakit ng kapwa-tao. Ang pangatlong aral ni San Roque at pangatlong aral ng mahal na Birhen, Birhen ng Balik-Balik, Ina ng Balik-Balik, ay ang lahat ng sugat gagaling. All wounds will heal. At ang lahat ng sugat ay gagaling hindi dahil sa gamot, hindi dahil sa antibiotic. Ang lahat ng sugat ay gagaling hindi dahil sa paglipas ng panahon, di ba sinasabi natin, time heals. No, time cannot heal if time is without the Lord. Wounds can only heal if the Lord is there in our wounds. All crucifixion leads to the empty tomb. All Good Friday leads to Easter Sunday. Ang kailangan lamang ay matuto tayong maghintay. Sapagkat ang paghihilom ay hindi yung inaapura. Ang paghihilom ay ayon sa kalendaryo, sa bilang, sa araw, sa buwan ng Diyos. Tingnan natin si San Roque, tingnan natin ang mahal na Birhen,
sugatan sa tuhod, sugatan sa puso. Tatlong aral na dapat nating tandaan habang buhay. Ang lahat ng tao ay masusugatan at ang sugat ay bahagi ng ating buhay. Pangalawa, anumang sugat na tinamasa mo ay hindi nagbibigay sa inang pahintulot na manakit sa kapwa-tao. At pangatlo, matutong maghintay sapagkat ang lahat ng sugat ay maghihilom sapagkat si Kristo ay muling nabuhay. Si Kristo ay muling nabuhay at siya ang maghihilom ng lahat ng sugat natin. Sa buhay ng isa pang santa, ang pangalan niya ay Santa Teresa de Jesus, minsan tinatawag Santa Teresa ng Avila. Isang araw, isang umaga, habang siya ay nagdadasal, nagpakita sa kanya ang demonyo na nag-anyong Panginoon. Demonyo, subalit nag-anyong Panginoong Jesus. Sa mata, sa balbas, sa haba ng buhok, sa kanyang damit, Jesus na Jesus, at ang kanyang tinig ay malumanay katulad ng Panginoon, katulad ng pagkakaalam natin. At nakipag-usap ang madre sa kanyang hindi inaasahang bisita. Pagkatapos lamang ng isang minuto, biglang napabulalas si Teresa, "Hindi ikaw ang Panginoon! Niloloko mo ko!" Sabi ng demonyo, "Ang galing ah. Ako nga ay demonyo, pero bakit mo na lamang hindi ako ang Panginoon?" Ang sagot ni Teresa, "Ang Panginoon ko ay may sugat. Wala kang sugat, hindi ikaw si Jesus. My Lord has wounds. You have no wounds. You are not my Lord." Sa dapit hapon ng ating buhay, hindi contest ng flawless ang last judgment. Sa dapit hapon ng ating buhay, ang itatanong sa atin ay, tayo ba ay nagmahal? At kung sabihin nating, ako po ay nagmahal, ang itatanong na pangalawa, nasaan ang sugat mo na ikaw ay tunay na nagmahal? Sa sugat ni San Roque at sa sugat sa puso ng Birhen, matututunan natin ang lahat ng sugat maghihilom. Ang lahat ng sugat ay bahagi ng ating buhay. At ang sugatan ay walang karapatang magsugat ng kapwa-tao sapagkat ang ating landas ay landas ng pagmamahal. San Roque, sugatan, kami po ay hilumin. Mahal na Birhen, ina ng hapis, ina ng balik-balik, Birhen ng aming pamayanan. Kami po ay paghilumin. At alisin po ninyo sa aming puso ang takot na masaktan, ang takot na masugatan, sapagkat ang sugat na aming daladala ay tanda na kami alagad ng inyong anak.